muntik nang maging 1 meter. Oo. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Yes. Oh. Ito mga susunod ba, nakikita ba natin, dahil habagat lang, di natin mamomonitor kung saan sila tatama, saan maaaring bumagsak, di ba, Ms. Lori? Uh-huh. Uh-huh. Yes, sa track, depende din po kasi sa magiging track nitong paparating na bagyo. In a way, dahil sa forecast natin, malaking sasang mabuo ito bilang isang bagyo. Na itong LPA na nasa east of Mindanao. Ngayon po, kapag habang lumalapit ito sa ating landmass, mas makaka-enhance ito ng habagat, so malaki yung sasa na yung Luzon at Western Visayas ay magkakaroon o magkakaranas ulit ng mga pagulan dahil po sa habagat ng status nito. So more likely po yung mga dumps natin ay kahit pa paano madadagdagan pa rin po ang LPA. Okay, Ms. Lori, dito sa region natin, ano ha, yung China at South Korea talagang binabaha ng todo dahil nga sa walang tigil na pag-ulan. The irony is, meron ding mga lugar na napakainit naman ng panahon. Nangyayari din yan sa China, no? May mga namatay na nga sa South Korea. Yun ba ay mararanasan din natin? I mean, because we're in the general area of you know, Southeast Asia. Sa ngayon po kasi, sir, yung kung in terms of tag-init, lagpas na po tayo doon sa kasagsagan talaga ng tag-init sa ating sa Pilipinas. Dahil kumbaga nasa tropics po tayo, ang talagang peak natin yan ay from April to May. So ngayon ay around July na. Ito naman yung time natin na medyo nararanasan na natin yung mga pag-ulan. So, kung magkaroon man ng mga matataas na temperatura, mga panandalian lang po ito, hindi po ito yung mga sustained na mainit talaga for 5 days, medyo mababa rin sa isang mangyari po yun. So, of course, may tatatawag tayong monsoon break kung saan ay yung epekto ng habagat o yung mga pag-ulan ay pansamantalang natitigil. So, yun yung chance na nagkakaroon ng good weather, so medyo mainit, pero hindi po ito yung katulad ng tag-init season natin sa April. Yun naman po yung maganda doon. Pero in terms naman sa mga pag-ulan, yun nga, pinag-iinit natin at mga kababayan dahil nasa habagat season tayo. Mm-hmm. Ito din yung season na may mga binabaha, lalong-lalong yung low-lying area. So yun, doon po tayo dapat maging alerto. Yeah. Pero yun nga, yung nabanggit ko nga, China, India, South Korea, grabe ang